sinasabi ko sa inyo, Sir Bagilat, ha, nung marami pong basura dyan, kahit yung mga bata dyan, naglalango yan. Ngayon, concern na concern kayo kung kailan malinis yung Manila Bay. Simula po nung naupo ang inyong idol na sila Cory Aquino, Fidel V. Ramos, Herap Estrada, Gloria Macapagal at saka si Pinoy. Ito po ang sitwasyon dyan po sa Manila Bay. Paalala lang po natin para po sa inyong kaalaman, Sir. Yo, what's up mga lods? It's Meg MPFs TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Eto mga lods, no? Kung merong gustong tao na mapaganda ang ating bansa, meron din pong tao na gustong ibalik ito sa dating itsura nito. Walang iba po kundi si Teddy Bagilat Jr. Gusto po yata niya maibalik ang basura po dyan sa Manila Bay. Bakit nga po mga lods? Ito po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin notification bell and follow nyo po sa aking Facebook page, PepsTV 2.0. At ayun na nga mga lods, no? Para ang dating, gusto niya pong maibalik ang basura dyan po sa lugar ng Manila Bay. Alam niyo po dahil dito sa post nito ni Sir Teddy Bagilat Jr. eh nagtrending po ang napagandang tanawin dyan po sa Manila Bay. At yan nga po, post po ito sa Brigada News FM Kidapawan. Malaburakay ang view po. Dahil po ito sa inyo, Sir. Dahil gusto niyo pong tutulan ang pagbibigay po ng pondo dito po sa ginagawang rehabilitasyon ng Manila Bay. Sabi po dito ni Teodoro Teddy Bagilat Jr., mga lods, dating Ipugaw representative, May 31 niya. Ito, sinabi o tweet, di umano. Sabi niya dito, I hope the first official act of new DENR secretary is to not spend on dolomite maintenance. Di naman pwede lumangoy doon. Spend na lang on mangrove, reforestation, coral reef rehab, coastal cleanup, forest protection. And mga lods, dahil nga po dito sa sinabi po ng ating DENR secretary mga lods, na kailangan daw po na para mapanatiling maganda po ang ating Manila Bay Walk, kailangan po dito ng maintenance. At yun po ang ayaw po ni Teddy Bagilat Jr. mga lodi. Ilaan na lang po daw po sa ibang bagay. Parang ang dating, gusto po niyang maibalik sa dati ang tanawin dyan sa Manila Bay na puno po ng mga basura. Kadiri talaga. Di ba dapat kapag Ipugaw ka, ikaw ay nangangalaga ka sa ating kalikasan? Di ba? Nakita ko po yung mga post ninyo dyan na pangalagaan ng kalikasan, kailangan natin tong mahalin. Ha? Tama ba ako, Sir Teddy Bagilat? Pero ba't ganun? Ayaw nyo pong mabigyan ng pondo para po mapanatili po ito. Kung sino man po hindi nakakilala dito kay Teddy Bagilat mga lods, siya po ay kasama po sa Senate list ni Lenny Robredo. Sila po ang matumakbong senador na talo po ngayong 2022 election. At dito nga po mga lods, nalalaman po natin kung ano po talagang klaseng pamumuno kung sakali pong nanalo po sila. Buti na lang po hindi nakalusot. Yan po pala ang kanyang gustong mangyari. Huwag daw po ponduhan. Ilaan daw po sa ibang proyekto ang pera. Pinaghirapan ni PRRD, tas gaganyanin nyo na lang. Buti na lang natalo po kayo kung sakali man po gusto nyo talagang tanggalin ang pondo dito ng Dolomite Sand dyan po sa Manila Bay. Parang kagaya rin po kayo ni Lito Atienza na isa rin pong talunan. Kung naaalala nyo po mga lods, simula po nang nirehab po yung Manila Bay mga lods, tinalakay na po natin to. Tumututol po siya dito po sa pagpapaganda ng Manila Bay Walk dahil nga daw po parang ang dating ng rehabilitation sinasapawan lang daw po yung maduming tubig nitong Manila Bay Walk at ayaw daw po niya nun. Ang gusto niya po mga lods wag daw po pagtuunan ng pansin yan. Nasasayang lang daw po ang pera. Pero ngayon mga lods, ang nangyari kasi, parang masakit po sa kanilang damdamin na sila po ang namahala dyan sa Manila pero hindi po nila nagawa ng paraan ang pagtanggal po ng mga basura. Katangi-tangi pong si PRRD lang po ang nakagawa nito sa kanyang pamumuno. After 30 years po na napuno po ng basura ang Manila Bay Walk, ngayon po nag-iiyakan po sila. Dahil po pinaganda ni PRRD. At yan po ang iiwang legacy ni PRRD sa kanyang pag-alis bilang pangulo ng ating bansa. Ayan po, sa tingin ko lang po mga lods, sa mga may ayaw po dito sa Dolomite Sand o pagre-rehab po dito sa Manila Bay Walk, iyan lang po ang mga taong inggit dahil hindi po nila nagawa sa panahon po nang sila po ay nanunungkulan. Ilang budget po ang kanilang ginamit para po sa mga proyekto, lalong-lalo na po doon po sa Pasig Rehabilitation, billion po ang pinag-uusapan doon. Medyo questionable rin po yun, no? Pamumuno po ni Atienza. Pero huwag na po natin talakayan yan, past is past na law po eh.
Pero ang gusto ko lang naman po sa inyong iparating nga Lord, sana naman po, wag nyo naman po pigilan kung ano po yung ikagaganda ng ating bansa. Total pera naman po ng sambayan ng Pilipino yan. At effective naman po. Marami pong naiinganyo mga taga-ibang bansa na pumunta po dito, bumisita sa Manila Bay dahil nga po sa kagandahang tagline nito. Eto po mga Lods, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, Sir Teddy Bagilat, na ayaw po ng maintenance sa Dolomite Sand dyan po sa Manila Bay Walk. Eto po ang mga nangyari. Simula po nung naupo ang inyong idol na sila Cory Aquino, Fidel V. Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal at saka si Pinoy. Eto po ang sitwasyon dyan po sa Manila Bay. Paalala lang po natin para po sa inyong kaalaman, Sir. Kayo po ay dating representante ng Ipugaw. Tapos ngayon po ay tumututol kayo para po sa maintenance dito po sa Dolomite Sand ng Manila Bay. Eto po ha, baka po kasi hindi nyo po alam ang istorya nitong Manila Bay. Panoorin nyo po ito. Diba? Napakaganda po ha. Yan po ba yung gusto nyo, Sir Bagilat? Yan. Ganyan po dati ang Manila Bay. Punong-puno po ng basura yan. At yan po ba ang gusto nyo mangyari pag hindi po natin binigyan ng pag-maintain po ng Dolomite yan? Tapos ngayon, simula po nung naupo si PRRD from 1986 to 2016. Eto na po siya ngayon. Si PRRD lang po na agawa niyan. Baka kaya po sumasakit ang inyong mga puso dahil nakikita nyo po na ang ganda-ganda po ng Manila Bay ngayon. Eto po ang iiwan ni PRRD sa atin. Ito po ang tatatak sa ating mga kababayan Pilipino na katangi-tanging isang Bisayang naging presidente ng ating bansa ang gumawa nitong paglilinis ng Manila Bay. Kaya kahit anong gawin nyo pa po dyan, kahit magdadrama pa kayo na sabihin nyo hindi maganda sa kalusugan yung Dolomite Sand at yun po ang sinabi na Chensa dati na talagang nakakasira daw po ito pag nalanghap daw po natin ang Dolomite Sand, magkakaroon daw po tayo ng sakit. Pero pinag-aralan naman po nila itong dati. At ginagamit po itong Dolomite Sand sa ibang bansa. Hindi naman po daw kasi sobrang pino ng pagdudurog nitong Dolomite Sand na to. Kaya po hindi malabo po talaga malanghap natin to. Kaya po para po sa mga naiinggit po, gaya po ninyo, Atienza, at saka si Sir Bagilat, tanggapin nyo na lang po ang katotohanan na si PRRD po ang tunay na may malasakit sa ating bansa. Siya lang po ang nakagawa ng tunay na pagmamahal dito po sa ating bansa na para po pagandahin ang Manila Bay. Napakaganda po. Malaburakay po ang datingan. Kaya sigurado ko, mababawi rin po natin kung ano po yung ginastos dito, kung magkano, kung gaano kalaki. Dahil nga po, maraming turista ang gustong dumalo dito. Ayan po mga Lord, kahit ako po gusto ko na po pumunta dyan. Kung hindi pa lang po talaga tayo may problema sa pandemic ngayon gusto ko na po talaga puntahan yan. Napakaganda, napakalinaw ng tubig. Sabi po ni Atienza dito mga Lord, hindi daw po yan totoong rehabilitation. Kumbaga, mini-makeupan lang daw po ang Manila Bay Walk. Pero nung tinesting po yung tubig dyan mga Lord, napakalayo po sa dati po niyang resulta na napakadumi. Ngayon po, pwede na po siyang maliguan. Grabe naman po kasi to si Sir Bagilat mga Lord. Sabi niya po kasi wag na daw po talagang bigyan ng pondo dahil di naman daw po malalango yan to. Ito lang po masasabi ko sa inyo Sir Bagilat ha. Nung marami pong basura dyan, kahit yung mga bata dyan naglalango yan. Ngayon concern na concern kayo kung kailan malinis yung Manila Bay. Nung nakaraan nga punong-puno ng basura, pwedeng langoyan. Ngayon pa kaya na napakalinis na, di mas lalong pwede siyang malangoyan ng mga kababayan natin. Pero siguro, dahil nga po pinoprotektahan pa po itong lugar na ito at huwag naman po sanang mabalik sa dati, at pinagbabawalan po. Kasi tayong mga Pinoy kasi medyo may katigasan din po ang ating ulo. Yun po ang iniiwasan na hindi po masayang kung ano po ang ginawa ni PRRD pagpapaganda dito. Ngayon mga Lods, para po sa mga Lodi natin dyan, kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang video, paikalat nyo po ito at nang masupalpal po ang mga kumukontra dito sa pagpapaganda ng Manila Bay. Sobrang inggit po yata talaga ang kanilang nararamdaman pag nakikita po nila ang kagandahan ng Manila Bay. Stay safe mga Lods and God bless you all! Peace! PRRD lang sa kalam!